praise his name. And praise the Father, praise the Son, and praise the Spirit, three in one. And God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation, you did not despise the cross. For even in your suffering, you saw to the other side, knowing this was our salvation, Jesus, for our sake you died. Let's praise his name and praise the Father, praise the Son, and praise the Spirit, three in one. And God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. And the morning that you rose, all of heaven held its breath, till the soul was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels too did know, for the souls of all who come to the Father are restored. And the church of Christ was born, then the Spirit lit the flame. Now this gospel to the world shall not kneel, shall not fade. By his blood and in his name, in his freedom I am free. For the love of Jesus Christ,
time. Yes, oh God. Church, let us rejoice, remembering the birth of our Savior. Isaiah says in chapter 9, verse 6, "For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace." Church, let us give praises and honor to our Savior, Jesus Christ. Praise your name. In this Christmas season, may we continually celebrate, knowing that the best gift was already given to us. The Son of our loving Father, He is our Wonderful Counselor, Mighty God, and Prince of Peace. He alone is worthy to be lifted up on the highest throne. This we pray with thanksgiving. In Jesus' name, amen and amen. Fellowship online. I'm Naomi Grace Francisco, daughter of Pastor Jim Ibe. So good morning at welcome po sa bawat isa. Kung ikaw man ay first timer or regular ka na naming nakakasama sa ating online worship service. So if you are a regular na umaattend dito sa online worship service, we continually encourage you to join a cell group. So a cell group, we meet once a week ngayon online to study God's Word, fellowship, and to pray. So all you need to do to join a cell group is just to approach the person who invited you dito sa ating online worship service. Hello po sa ating mga kasamang nanonood kung nasan man kayo ngayon. Sagat Buka, Balungaw, Manila, sa ibang bansa. Hello po sa inyong lahat at hope na nasa mabuti kayong kalagayan. So ngayong nakaraang week, ay thank you Lord natapos yung ating some of the events na ginawa natin online sa ating church. So last week natapos yung ating Young Professionals na Christmas party, and then just this Friday natapos din yung ating Y Fusion na Zoom event. So thank you Lord sa mga answered prayers, sa mga VIPs na naka-attend sa ating mga online events. Ngayon, this coming December 27, let's continue to pray and invite sa MAGS event, ang event ng ating Men's Network. So open po ito sa lahat ng mga ama ng tahanan, mga husband. So patuloy po nating ipag-invite itong event na ito. At ngayon naman po, let's prepare our hearts and may the Holy Spirit speak to us as we hear a testimony from Vladimir Palacio and listen to God's Word through our Pastor Jim Ibe. Thank you po and may God bless you this morning. So ako po si Vladimir Palacio, 24 years old, nakatira sa Gatbuka, Kalumpit, Bulacan, panganay sa limang magkakapatid at breadwinner ng aming pamilya. As of now po, nagwo-work ako as a IT support sa isang private company. Ang cell leader ko po ay si Pastor Jim. Ako po ay part ng Primary 12 ng ating church. Na-encounter ko ang Lord noong year 2010. So this year, 9 years na po ako sa faith. And ang start sa aking Christian journey is naging magulo na po ang aking buhay sa murang edad pa lamang. At ito po ay sinisisi ko sa katotohanang ako po ay biktima ng broken family. Ang papa ko at ang mama ko ay naghiwalay nung ako po ay baby pa lamang. And since then, hindi ko na po nakita yung papa ko. Hindi ko alam kung ano ang kanyang itsura. Well, dahil wala pa akong muwang noon sa mundong ito nung sila ay naghiwalay ng mama ko. Mama ko, na in love ulit, no? Nakakilala siya muli ng isang lalaki at siya yung naging stepfather ko. Nag-start sila bumuo ng pamilya. Sinabi kong sila dahil dito hindi ko naramdaman na kasama ako. Hindi naging maganda ang trato sa akin ng stepfather ko. Nalaman ito ng lola ko.
at kinuha ako mula sa mama ko. Sa tulong ng mga tita ko noon at tito ko na wala pang anak, pinag-aral ako, pinalaki at tinalagaan ako sa poder ng lola ko. In short po, ako po ay laking lola. Dahil sa ganoong pong setup ng family ko, naging magulo ang aking buhay sa murang edad pa lamang. High school pa lamang po ako ay natuto na ako ng iba't ibang bisyo. Pag-inom, every weekends, actually Friday po. Dahil Saturday walang pasok, so Friday lasing kaming lahat. No? Maninigarilyo, pagka-addict sa iba't ibang sugal. So lahat yan, cards, Caracruz, lahat ng sugal, na-try ko yan. Then na-addict din po ako sa computer games. At napasama ako sa iba't ibang barkadahan na hindi nakabuti sa akin. Naalala ko noon nung nasa Francis ako, kami yung nagpasimula ng isang fraternity. Now, Silent Gang. Yes, XD parang gano'n. So Silent Gang po, yung pangalan na fraternity namin that time. So nahuli kami, nasuspindi ako noon sa klase for 3 days, hindi alamin ng pamilya ko. And then after 3 days, sinabi ko na pinapatawag sila sa school. So yun nga, nalaman nga nila na meron kaming gano'ng ginawang kalokohan. Masasabi ko na hindi ko kilala ang Diyos sa mga panahon na yon, kahit na po ako ay nagsisimba paminsan-minsan bilang Katoliko. Ang nagpapatakbo ng buhay ko ay walang iba kundi ang sarili ko, kaya naman po ito ay naging magulo. Habang lumalaki, nagsimula akong maghanap ng father figure sa buhay ko. Dahil dito, nagtanong-tanong ako sa akin sarili kung ano kaya ang pakiramdam ng buo ang pamilya. Every time na naiisip ko yon, ako po ay nalulungkot at nakakaramdam ng galit. Hinihiling ko na sana meron akong tatay. Nabuo ang aking pamilya. Ramdam na ramdam ko na merong kulang sa aking buhay dahil sa setup ng family ko. Kaya po siguro sumasama ako nun sa iba't ibang barkadahan para at least mapunan yung kakulangan na hinahanap ko sa family ko. Pagdating sa family ko, malungkot ako. Paglabas ko, party-party ako. Pero nagbago ang lahat ng ito nung mga invite nga po ako dito sa church. Noong una, ayoko po talaga na sumama, makinig. Naalala ko pa noon na maraming nag-share sa akin ng Word of God. Pero intentional kong pinapakita na hindi ako interesado sa pakikinig ng salita ng Diyos. Maraming sumubok na i-share sa akin ng gospel. Marami din ang hindi na bumalik. Pero hindi ako tinigilan ng Diyos. Dahil one time, nag-invite sa aming magbabarkada na sumama sa church. At manunood daw kami ng movie at kakain. Thanks God, it's Friday po yung event na yan. Siyempre may pagkain, kaya kami ay sumama ng mga barkadaan ko. So hindi ko inakala na dito na pala mangungusap sa akin ng Diyos. Habang pinapanood namin yung Moving the Crossing, nakita ko na dahil sa aking mga kasalanan pala, kaya napako si Kristo sa cross. Simula noon, sumama na ako sa church at nag-join ako sa isang cellphone. Unti-unti ko na din po nai-enjoy ang pakikinig ng salita ng Diyos kahit na marami pa akong hindi naiintindihan. Dahil dito, sinabihan din ako ng cell leader ko that time na dumalo ako sa encounter. Dito naging malinaw sa akin ang lahat. Kung sino ako sa harapan ng Diyos at kung ano ang kapangyarihan ng pagkapako ni Jesus Christ sa cross. After po ng encounter ay nagpatuloy ang aking buhay. Nag-decide akong talikuran ang iba't ibang bisyo ko at umiwas na din sa mga barkadahan na hindi nakakabuti sa akin. Natuto rin ako ang tanggapin ang setup ng family ko na ang Diyos ang naglagay sa aking sitwasyon na iyon dahil meron siyang plano. Sa ngayon po, dahil ako'y nagtatrabaho na, nakakatulong na ako sa aking pamilya sa pamagitan ng pagsuporta sa pag-aaral ng aking kapatid. Natutunan ko din patawarin ang aking biological father, pati na rin ang aking stepfather, kahit na sila ay hindi humingi ng tawad sa akin. Nakakatuwang isipin na hindi pala ng Ama sa lupa ang siyang gagabay sa akin para sa tamang landas, kung hindi ang Ama sa langit ang siyang tumulong sa akin upang maayos ang aking buhay. Hindi niya lang inayos ang buhay ko, tinuruan din ako ng Diyos ng mangarap. Nangarap ako ng mga malalaking bagay, kasama na dito ang mga pagtapos ng pag-aaral. Hindi ako pinabayaan ng Diyos, bagamat mahirap ang aming buhay, ako'y nakapagtapos dahil sa iba't ibang scholarship. Scholar ni Gob, scholar ng Abot Kamay, scholar ng Church, then
Naalala ko na kapag summer, nag-i-spes ako. So ito ay program sa munisipyo kung saan yung mga kabataan is mag-work sa summer. So iniipon ko yung pera na yon para tutusan ng aking pag-aaral. Naniniwala ako na ang Diyos ang tumulong at nag-provide ng lahat ng pangangailangan ko para maabot ang aking pangarap. Wala man ako ang tatay para suportahan ako at i-provide ang mga pangangailangan ko. Meron naman akong Heavenly Father na siyang tutulong sa akin para maabot ang aking mga pangarap. Sa ngayon po, meron na akong regular na trabaho at nakakatulong na sa aking pamilya. Masaya na ako at kontento na ako sa buhay ko kahit hindi ko na makita ang biological father ko. Pero iba po talaga ang Lord. May bonus pa, dahil year 2017, ilang taon ang lumipas, no? Nagkaroon ako ng pagkakataon para makilala ko ang biological father ko. Dito ko napatunayan na wala na akong galit sa kanya at hindi ko siya sinumbutan that time. Nakita ko siya instead, niyakap ko siya. Nag-uusap kami ng maayos upang mas makilala namin ang isa't isa. Masaya na ako na nakilala ko ang aking totoong tatay. Kahit po na wala ng pagkakataon na makasama ko siya dahil meron na rin po siyang sariling pamilya. Truly nga po, nangyari sa akin ang sinabi ni Hosea sa chapter 14 verse 3, sabi dito, "For in you the fatherless find compassion." Para po sa mensahe natin, at ilang araw na lamang po ay Pasko na, ang ating pong mensahe ngayong umagang ito ay mula po ito sa Lucas chapter 2, verse 1 and following. Ito po ang narrative tungkol po sa mismong kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. At nais ko pong basahin sa inyo sa Tagalog. Nang mga araw na iyon, ay lumabas ang isang utos mula kay Augusto Caesar upang magpatala ang buong daigdig. Ito ang unang pagtatala na ginawa nang si Quirino ay gobernador sa Syria. Pumunta ang lahat upang magpatala, bawat isa sa kanyang sariling bayan. Umahon din si Jose mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazaret, patungo sa Judea, sa lungsod ni David na tinatawag na Bethlehem, sapagkat siya ay mula sa sambahayan at lipi ni David, upang magpatalang kasama ni Maria na kanyang magiging asawa, na noon ay malapit ng manganak. Samantalang sila ay naroroon, dumating ang panahon ng kanyang panganganak at kanyang isinilang ang kanyang panganay na anak na lalaki. Binalot niya ito sa mga lampin at hiniga sa isang sabsaban sapagkat walang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa lupaing iyon ay may mga pastol ng tupa na nasa parang na nagbabantay sa kanilang kawan sa gabi. Tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon at ang kalwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at sila'y lubhang natakot. Kaya't sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot sapagkat narito, dala ko sa inyo ang isang magandang balita na malaking kagalakan para sa buong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Ito ang magiging palatandaan ninyo. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na balot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. At biglang sumama sa anghel ang isang malaking hukbo ng langit na nagpupuri sa Diyos at nagsasabi, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya." Nang iwan sila ng mga anghel patungo sa langit, sinabi ng mga pastol sa isa't isa, "Pumunta tayo ngayon sa Bethlehem at tingnan natin ang nangyaring ito na ipinaalam sa atin ng Panginoon." At sila'y nagmamadaling pumunta at kanilang natagpuan sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Nang makita nila ito, ipinaalam nila sa kanila ang mga sinabi tungkol sa sanggol na ito. At lahat ng nakarinig nito ay namangha sa mga bagay na sinabi sa kanila
ng mga pastol. Ang Diyos po ang magpapala ng kanyang mga salita na ngayon po ay pag-aaralan natin. Ang title po ng message natin ngayon pong araw na ito ay may pamagat na When Heaven Invades Earth. Kung mahilig po kayo sa sci-fi films, kayo po ay marahil sanay na sa mga space invasions. Ang Star Wars, Guardians of the Galaxy, kung saan merong mga taga-ibang planeta ang sumasakop sa ibang planeta. Ako po hindi mahilig sa mga sci-fi films, no? Mas gusto pong pinanood ay yung mga documentaries at o kaya mga biographies po ng talagang totoong tao kasi gusto ko po yung mga talagang totoo yung aking pinapanood somehow. Now, pero po yung binasa natin, we're talking about sci-fi films, pero ito pong binasa nating kwento ni Dr. Lucas, hindi po ito sci-fi, no? Ito po ay totoong nangyari. In fact, ito po ay talagang nangyari sa human history. Okay? Dito makita po natin, pwede na sabihin, how heaven invades earth. No? Ayon sa kwento ni Dr. Lucas. Now, ayon po sa kwento ni Dr. Lucas, kung titingnan po natin, itong kwento niya was simple. Okay? But it was majestic. Simply po kasi ninanarrate po niya yung mga mundane activities po na common sa tao. Yung po bang yung mga taong tauhan dito, they're just doing their mundane activities na common sa tao. It is simple. Kaya simple niyang kinukwento yun. Pero at the same time, it is majestic. Kasi po, through those human activities, ang Diyos po ay nagpakita. Through those human, common, mundane activities, God shows up, okay, to accomplish His work according to His eternal purpose. Na doon po sa mga nangyaring yun, ng mga human activities, ang Diyos po ay nagpakita para po gawin niya yung kanyang gawain na naayon sa kanyang mga eternal purposes. Halimbawa, yung pong ginawa ni Augusto Caesar. Augusto Caesar issued a decree that there will be a census doon po sa mga sinasakupan niya. Pero habang ginagawa po niya yun, God was showing up. Yung pong mga shepherds, ay binabantayan nila ang kanilang mga sheep from the thieves and from wild animals pero suddenly God showed up. Okay, now marami po tao, actually lahat po ng tao iniisip nila na pwede silang mamuhay independently on earth without God's influence. Okay, pero alam po ba ninyo dahil ang mundo po natin ay pag-aari ng Diyos. At ito po ay dahil ang Diyos po ay pag-aari niya ang mundo, ay meron po siyang merong time sa panahon po natin sa buhay po natin, ang Diyos ay will just show up. Okay? Hindi pwedeng mabuhay ang isang tao na pwedeng sabihin ayaw niya sa Diyos, hindi siya pa-impluwensya sa Diyos, hindi po ganoon kasi dahil nga po ang Diyos ang may-ari ng mundo natin at meron po siyang eternal purposes. At His own timing, ang Diyos po, He will just interpose. He will just intrude in man's mundane activities para po gawin ng Diyos ang kanyang mga purposes. Halimbawa po, ito sa pandemic. Okay, ako'y naniniwala, ito po ay gawa ng Diyos. At ito pong pandemic na ito ay makita natin, dito po pinatunayan ng Diyos na ang tao wala sa kanyang sariling kamay ang kanyang buhay. Na ang buhay po ng tao ay nasa kamay ng Diyos. At dito sa pandemic na ito ay pinakita sa atin ng Diyos na God can suddenly interrupt our activities para po gawin ang kanyang purpose tulad po ng nangyayari nga sa pandemic. Now, from this narrative, titingnan natin what happens when God invades earth. Okay? Ano po ba ang nangyayari? Pag ang Diyos po ay talagang He will intrude, He will invade earth. How? Anong mangyayari when heaven invades earth? Yan po ang titingnan natin. Now, tatlong bagay po ang gusto kong ipakita sa inyo from this passage. When heaven invades earth. Una, when heaven invades earth, God uses earthly rulers to fulfill
His eternal decree. Okay? Ganyan po. Dito po makita natin, nung kumilos po ang Diyos invading the earth, ay makita natin, ginagamit po niya yung mga rulers, earthly rulers, para po tuparin ng Diyos yung kanyang eternal decree. Ito po ang purpose kung bakit si Luke isinulat niya itong narrative na ito. Si Luke po, of all the evangelists, siya lamang po ang nagkukonect sa world history dun sa mga biblical events. No? Siya po kasi ay historian and as much as possible, ay kinukonect niya yung nangyayari sa Bible sa human history. Kanya po dito, makita natin, kinonect niya yung kapanganakan ni Jesus dun po sa panahon ni Augustus Caesar. Now, si Augustus Caesar po, kung titingnan sa world history, siya po ang emperador ng Rome at siya po ay pamangkin lamang ni Julius Caesar. Hindi po siya anak ni Julius Caesar, pero dahil po siya ay nakita ni Julius Caesar ay siya'y matalinong bata, inadopt niya as his own son ang unang pangalan ni Caesar Augustus was Octavian. Okay? At dahil nga po isang matalinong bata siya, ay inadopt siya ni Julius Caesar at kaya nung mamatay po si Julius Caesar, siya ang pumalit. At dito po si Caesar po ay nag-rise siya into power. Okay? Yung pong Rome noon at his time ay ni-unite niya at ginawa niyang empire. At napakagulo po noon ng Rome. Pero nung pong nag-rise si Caesar Augustus, pinag-isa po niya ang Rome to an empire. Kaya po lumaki ng lumaki yung Roman Empire at that time nga po ay kasama na ang Israel. Now, bakit po siya nandyan? Because at that time, nandun na po ang panahon na ang Diyos po ipu-fulfill niya ang prophecy. Kaya nung nandun na si Caesar Augustus, ay nandun na, kumilos na po ang Diyos. Okay? Dahil po, ang Diyos ay kailangan na niyang i-fulfill yung matagal na niyang ipinangako sa undun sa Old Testament tungkol po sa kanyang Messiah. Ano po yung prophecy? Na yung Messiah ay dapat ipanganak dun sa Bethlehem. Sa Micah 5:2, ito po yung sinasabi kong prophecy. But you, Bethlehem, Ephrata, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler over Israel, whose origins are from of old, from ancient times. So ang prophecy po ay ito, ang Messiah ay ipanganganak at manggagaling sa Bethlehem. Doon po sa lungsod ni King David. Now, at ito po ay mangyayari lamang kung yung pinili niyang couple na si Mary and Joseph ay pumunta sa Bethlehem. Pero during this time po, sila ay nasa norte. Nandun sila sa Galilee. At mababasa natin noong sa mga unang chapters ng Luke na kinausap na ng Diyos si Mary na siya ay magiging ina ng Messiah. Kinausap na rin ng Diyos through Angel Gabriel, si Joseph, na huwag niyang hihiwalayin si Mary kahit na siya ay magdadalang tao, kahit na di ba sila kasal. Pero nung kausapin sila, nandun po sila sa Galilea, sa Nazareth. Pero ang prophecy ay ipanganak ang Messiah sa Bethlehem, nasa south. Okay, paano mangyayari yun? Ginamit po ng Diyos yung decree ni Caesar. Okay? At yun po ang pinakamagaling na paraan para po umalis po doon sa kinalalagyan nila. Okay, patungo doon po sa lugar kung saan ipapanganak talaga ang Messiah sa pamamagitan ng isang census. Dahil po sa census na yon, ang bawat isa ay kailangang pumunta sa kanilang birth of origin. At ganun nga po ang nangyari. Kaya mababasa natin, in those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. And everyone went to their own town to register.
So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem, the town of David, because Joseph belonged to the house and line of David. Okay? And he went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. Okay? At ayon po sa kwento ni Luke, while they were there, nung dandun na po sila doon sa sinabi ng prophecy kung saan siya ay panganganak, nanganak po siya. While they were there, the time for the baby came to be born. At doon po natupad yung prophecy. Now, ang punto ko po dito ay ito. Ang Diyos po, ginagamit niya yung mga human rulers para po matupad ang kanyang kagustuhan. Dito po makita natin, ang Diyos po ginagamit niya kung sino mang ruler ang nandyan para po gawin niya ang kanyang kalooban. Marami pong pagkakataon sa Bible na ganyan, na ang Diyos po ginagamit niya kung sino man po ang nakaupo dyan para tuparin ng Diyos ang kanyang kalooban. Halimbawa, si Pharaoh, King of Egypt. Sabi po ng Diyos sa kanya, kaya kita itinaas para ipakita ko sa mga tao na mayroong Diyos ang Israel. Okay? Kaya ni-raise si Pharaoh para sa pamagitan ni Pharaoh, bagamat ayaw niyang palayain yung Israel, ay pinahayag ng Diyos kung sino siya sa harapan ng mga Israelita at sa harapan ng mundo. So ginagamit po ng Diyos yung mga human rulers. Ayan. Si King of Babylon, si Nebuchadnezzar. Ginamit siya ng Diyos para parusahan ng Diyos yung kanyang bayang Israel. Okay? So ginamit niya si King Nebuchadnezzar. Itinaas ng Diyos si King Nebuchadnezzar at lumawak din ang kanyang kaharian at napasama doon yung kanyang bansang Israel, at that time ang Israel lumalayo na sa Diyos. Ginamit niya si Nebuchadnezzar para ipanish niya yung kanyang bayan. So makita po natin, ganyan po ang Diyos. Ginagamit po niya ang mga human rulers. Okay? Sabi nga po ng Kawikaan 21, ang puso ng hari ay nasa kamay ng Panginoon. Na parang mga batis, kinikiling saan man niya ibigin. Ang puso raw po ng hari ay nasa kamay ng Diyos. Na parang batis daw po na saan man gusto ng Diyos, ikiling yung puso ng hari para tuparin ang kanyang kalooban, gagawin ng Diyos. Kaya nga ang ating Panginoon, ang tawag sa kanya is King of Kings and Lord of Lords. Bagamat may mga hari, bagamat may mga Lord, ang Diyos po, He's the King of Kings and the Lord of Lords. Ginagamit po niya ang mga anumang gawin ng mga hari, pag ito po ay naayon sa kalooban ng Diyos, ikikiling niya ang puso ng hari. Kanya po, alam nyo, ang application natin dito, ang security po natin at ang assurance natin ay nasa Diyos. Okay? Kahit na sino man po ang maghari, kahit na sino man po ang gawin nila, kahit na sino ang mahalal, halimbawa, ngayon sa US si Biden ang nahalal, sa ang China ay paulad ng paulad sa kasalukuyan ng presidente, at kahit na sino po ang maihalal na leader yan, ang assurance po natin ay nasa kamay sila ng Diyos. At ang gagawin lamang po nila ay naaayon po sa kalooban ng Diyos. Okay, now, ang buhay po ng mga hari ay nasa kamay ng Diyos. Gusto ko po ang bigyan ng emphasis yan. At gagamitin po niya ang mga ito for good or for evil. Okay? Pag po ang isang ruler ay good, ang Diyos po ay gagawin niya ang kanyang purposes ayon sa mabuting hari niyo. Naalala ko ang sinabi ko sa isang politiko, sabi ko sa kanya, pag ang Diyos gusto niyang pagpalain ang isang lugar, bibigyan niya ng isang mabuting leader.
Pero pag ang Diyos gusto niyang parusahan ang isang lugar, bibigyan ng Diyos yung lugar na yon ng isang bad leader. Kaya po ang Diyos, He will use this leader. If God wants to bless a place, He will give that place a good leader. But if God wants to punish a place, God will give that place a bad leader. Okay? Pero of course, ang Diyos po, siya ang maggaganti. Siya ang magre-reward doon sa mga leader na yon batay sa kanilang ginagawa. Hindi ko mo kasama siya doon sa layunin ng Diyos kahit na masama yung kanyang gagawin, pagpapalain siya. Hindi. Kung bad leader siya, siyempre parurusahan din siya pagkatapos ng kanyang ginawa. Okay? At siyempre, pag good yung leader niya, sa leadership niya, siya po ay gagantipalaan ng Diyos. Kanya po dito, makita natin, yun ang una. When God invades earth, okay, He will use the human leader for His purposes. Okay? Now, pansinin po ninyo yung humble circumstances nung birth po ng Messiah. Dito pinapakita sa atin yung pong humble condition nung Messiah. At i-contrast natin po doon sa majestic and greatness ni Caesar Augustus. Si Caesar Augustus, makita natin, we could just imagine at this time, he's the emperor of the Roman Empire at nandun po siya sa kanyang palasyo doon sa Rome, ruling the entire world at siya ay pinaglilingkuran. Pero compared to him, tingnan po ninyo ang Messiah. Napaka-humble po ng kanyang kalagayan. Sabi po sa verse 7, and she gave birth to her son, to her firstborn a son. She wrapped him in clothes and placed him in a manger because there was no guest room available for them. Compared to Julius Caesar, to Caesar Augustus, itong Messiah, nandun po siya, pinanganak siya sa isang pasabsaban. Walang lugar para sa kanya. O akmang lugar para sa kanya. O ganun pa man, alam ho ninyo, God is not worried. God is not worried because Caesar Augustus will serve his purpose and then he will die. AD 16 po nung mamatay si Caesar Augustus. But God's Messiah will live forever. God's Messiah will live on forever. Now, every point po ay gusto kong magbigay ng challenge and appeal to everyone. If you are a leader, if you are a ruler, are you a good leader or a bad leader? Gagamitin ka ng Diyos. Okay? Whether you're good, whether you're bad. Pero itong tandaan mo, depende sa kung good ka or bad, yung ganti mo sa Diyos. Okay? Now, pangalawa. When heaven invades earth, ito po yung pangalawa. God makes known who the child born in humble circumstances. Okay? Dahil po yung sanggol na ipinanganak ay hindi po ordinaryong sanggol, bagamat siya po ay ipinanganak in a humble condition, doon nga po sa pasabsaban, pinagkakainan po, yung kanyang pinakakrib ay yung pong pasabsaban ng mga hayop. Napansin niyo, hindi kainan, pasabsaban. Okay? Doon po ang pinakakrib niya. Bagamat ganun po yung kanyang kalagayan, sa Diyos po, hindi siya ordinaryong bata. Kanya po, ang Diyos, gumawa po siya para i-introduce niya kung sino itong batang ipinanganak sa isang pasabsaban. Okay? Again, paano ginawa yun ng Diyos? Well, God invaded earth. Okay? Ginamit niya uli yung human mundane activities para ipakilala niya itong sanggol, okay, kung sino talaga itong sanggol na ito. Okay? Sa paanong paraan? Muli, He invaded human mundane activities. Ano po ang sabi? And there were shepherds. Anong ginagawa ng shepherds? There were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. Then, heaven came.
an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. Again, pansinin nyo, God invaded earth para po ipakilala niya itong sanggol na ipinanganak sa isang humble condition, dahil ito pong sanggol na ito ay hindi ordinaryong sanggol. Para pa ipakilala niya, nagpadala po siya ng isang anghel doon po sa mga shepherds habang ginagawa nila ang kanilang mga gawain. Okay? Now, noong pong panahong yon, being a shepherd is a very low occupation. Kasi po, they were dirty. And they were considered untrustworthy. Hindi po tinatanggap ang testimony ng shepherd sa isang court. That is a low occupation job for a person at the time. At most of the, at sila po, they were considered ceremonially unclean, no? Sila po ay hindi basta-basta nakakapasok sa templo dahil they are ceremonially unclean because of their job. Pero sila po ang pinili ng Diyos. Okay? Sila po ang pinili ng Diyos para pagbalitaan po sila kung ano ang o sino itong child na ipinanganak that night. Now, bakit sila? Bakit sila? Bakit yung mga shepherds na napakababa ang tingin ng mga tao sa kanila? Bakit sa kanila ipinaalam ng Diyos yung nangyari that night? Well, for two reasons. Una, most probably, God gusto niyang, ang gusto pong ipakita ng Diyos dito na yung mabuting balita is primarily for the outcasts. Na ang mabuting balita tungkol sa Messiah, tungkol sa tagapagligtas, ay primarily po, ito ay para doon sa mga outcasts ng society. Like the shepherds. At yun po, makita natin, nung nabubuhay na ang Panginoong Jesucristo, hindi po niya ini-exclude yung mga ini-exclude ng society. Isa po sa mga nakikinig sa Panginoong Jesucristo nung nabubuhay siya ay yung pong mga prostitutes, yung pong mga makasalanan, yung pong mga hindi nagsisimba, kaya yung pong mga nanloloko ng kanilang kapwa, sila ay hindi tinatanggihan ng Panginoong Jesucristo. At dito pinapakita po na ang mga shepherds ang pinagsabihan uno ng Diyos. Okay? Para po ipakita na ang mga outcast ay hindi outcast sa Diyos. Okay? Na ang isang tao, kahit na po maliit ang tingin ng tao sa kanya, bagamat kinukonsider niya ang kanyang sarili na makasalanan, ang ebanghelyo po ay para sa inyo. Na ang pagpapatawad ng Diyos, na ang tagapagligtas ay para po sa inyo. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesucristo nung kinu-question siya, bakit siya nakikisalo doon sa mga makasalanan? Anong sabi ng Panginoon? Sabi niya, hindi ako pumarito para tawagin yung mga matutuwid. Ako'y pumarito para tawagin ang mga makasalanan upang sila'y magsisi. Ang may sakit ang nangangailangan ng doktor, kaya tinatanggap ko yung mga makasalanan. Yun po ang unang dahilan kung bakit shepherds. At yung pangalawang dahilan ay most probably yung mga religious people and quote-unquote righteous moral people, most probably they will not be that interested in the Messiah. Hindi sila magiging interesado tungkol po doon sa Messiah. Kanya po, sa shepherd po, ang shepherd po ang ginamit ng Diyos. Now, what is so special about the child born in humble conditions? Okay? Ano po ba ang espesyal dito sa batang ito? Okay? Bagamat siya po ay ipinanganak sa isang simple at mababang kalagayan. Well, una, sabi po ng angel sa mga shepherds, itong kapanganakan ng batang ito will bring good news of great joy for all the people. Na yung kanyang kapanganakan ay ito'y magdadala ng dakilang kaligayahan sa lahat ng tao. Hindi ito dapat katakutan
yung kapanganakan ng sanggol na ito. Sabi po ng angel, "But the angel said to them, 'Do not be afraid.'" So mga shepherds po ito, natatakot yung mga shepherds. "Do not be afraid," sabi ng angel, "for I bring you good news that will cause great joy for all the people." So that's how the child is so special. When God, dito makita natin, when God acts, pag ang Diyos po kumilos, when heaven invades earth, alam ho ninyo, ang natatakot lamang ay yung mga bad people. Pero yung po mga matutuwid, they will rejoice. Kaya yung kapanganakan ng batang ito will bring great joy. Okay? Doon sa mga naghihintay ng pagliligtas ng Diyos. Doon sa naghahanap ng kaligtasan, magiging great joy yung bata kasi siya yung tagapagligtas. Okay? Ano pang special? Pangalawa, bagamat yung batang pong ito ay nung lumabas po sa mundo natin, was in a humble condition, he is a savior. Siya po ang tagapagligtas. Christ the Lord. Look at verse 11. "Today, in the town of David, a savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord." Yan, sabi po, bagamat ito ay humanly speaking, okay, he was so humble, pero he is a savior. Siya raw po ay isang tagapagligtas at siya raw ang Kristong Panginoon. Now, alam po ninyo ang sasabihin kong ito. Marami pong tao ang ipinanganak in affluent conditions. Pero hindi po sila blessing. Okay? Hindi po sila pagpapala, hindi sila katuwaan ng mga taong pinaglingkuran nila. Okay? Sa halip po naging pagpapala sila sa mga taong ipinanganak in an affluent condition. Mayaman, nag-aral. Pero alam ho ninyo, sa halip na maging blessing sila, naging pasakit sila. Naging parusa sila sa ibang tao. Pero ito pong Jesus na ito na pinanganak sa isang pasabsaban, he is a savior. Sabi ng angel, he is a savior. Kaya ang pangalan niya is Jesus. Jesus, it means salvation. At yan po ang binigay na pangalan ng anghel na ipapangalan sa kanya pag ipinanganak siya, Jesus. Because, sabi ng Bible, he will save his people from their sins. At hindi lang yan. Sabi niya, siya ang Kristo, ang Messiah. Ibig pong sabihin ng Messiah, he is God's anointed. Siya ang pinili ng Diyos. Okay? The Savior is God's anointed. Okay? At sabi rin, the Lord. Yung pong salitang the Lord, yan po ay ginagamit sa Diyos sa Old Testament. Pero dito po, ginamit siya doon sa baby in the manger. This Christ, this Messiah, this child is the Lord. Okay? Siya ang Diyos. Kaya special ito. Pero pansinin po ninyo ito, bago po siya maghari, he will give his life as a ransom for many. E bagamat siya ay Messiah, bagamat siya ang Savior, bagamat siya ang Diyos, ang Panginoon, bago po siya maghari, ibibigay po niya ang kanyang buhay bilang katubusan sa marami. Ibig sabihin, maglilingkod muna siya bago siya tanghaling hari at Panginoon. Dito po makikita natin, ang tunay na ruler is first a servant. Ang tunay pong ruler must first be a servant. Okay? Marami po ngayon, ruler sila pero hindi sila servant. Kundi sila ay talagang silang sineserve. They are serving their own purposes sa kanila pong pagkakaupo. Pero ito po, ang Messiah, bagamat mataas po siya, he came to serve. Okay. Siya po ay naglingkod dahil ibibigay po niya ang kanyang buhay para sa marami. Again, challenge and appeal. Marami po ngayon ang nasa leadership position.
Ngayon, ang tanong, pagpapala ba sila o pagpaparusa? Kasi ang tunay pong leader, ang tunay pong ruler ay nagsaserve sa mga tao. Marami po ang nag-aspire to become a leader. Marami ang nag-aspire. Election na naman next year. Pero ang tunay pong leader are for servants of the people. Sineserve po nila yung mga taong sinasakupan nila. Tulad po ng Messiah. Okay? Tulad po ng Messiah. Kaya po, if you are a leader, if you are a ruler, are you a blessing to other people like the Messiah? Or are you a pasakit or parusa? Pero ang totoo po, mga kapatid, pag na-born again po ang isang ruler, ang isang leader, meron po siyang potensyal na maging servant. Kasi tataglayin po niya yung pong character ng Messiah. Pag na-born again po ang isang leader, pag na-born again po ang isang politiko, ay meron po siyang potensyal na maging servant po ng mga tao. Kasi tataglayin po niya, ilalagay po ng Diyos through the Holy Spirit, yung pong image po ng Messiah, yung Messiah, ruler, but he is a servant. Okay, tataglayin po niya. Now, papaano po malalaman ng shepherds yung tinutukoy ng angel? Okay, kasi hindi nakita ito. Sinabihan lang sila na itong nung gabing yon ipinanganak ang Messiah, okay, ang Kristo, ang Panginoon. Pero hindi pa nila nakikita. Ngayon, paano nila makikilala yung pong pinanganak niyo? Yung angel po nagbigay ng sign. Nagbigay ng palatandaan. Sabi po sa verse 12, "This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in clothes lying in a manger." Wow! Okay? Yung baby na ipinanganak sa humble condition, siya yun. Okay? Yun ang palatandaan. At sigurado po, yung sign na yun. Bakit? Kasi kahit na po siguro marami ang pinanganak nung gabing yun, iisa lang. Ang ipinanganak sa pasabsaban na binalutan ng pirapirasong damit. Siya sigurado yung sign na yun, hindi sila magkakamali. Dahil sa dami po ng ipanganganak, kahit na siguro 100 yung ipinanganak nung gabing yun, isa lang yung ipinanganak sa pasabsaban. Kaya ganun nga po ang nangyari. Now, gusto ko pong point ito ganito. Wala po sa tirahan, kundi nasa nakatira. I want you to get that. Wala po sa tirahan yung bahay, wala sa bahay, kundi doon sa nakatira sa bahay. Okay? Wala po doon sa lugar, kundi kung sino ang nasa lugar. Ang punto ko po ay ito, pansin niyo, yung Kristo, bagamat siya ay pinanganak sa pasabsaban, hindi siya na-define sa kanyang kalagayan. Nakita po ninyo yun? Wala doon sa lugar, kundi kung sino ang nakatira doon. Dito mapansin nyo, yung pong pasabsaban, biglang naging elegante. Bakit? Kasi ang nakahiga, Messiah. Kaya yung pasabsaban, para naging trono. Ang punto ko ito, marami po kasing tao, ganito, naghahanap sila ng lugar. Naghahanap sila ng magandang kalagayan. Pero ang totoo, wala sa kalagayan, nasa inilalagay. Yung pong inilagay ang magbibigay dangal ng kanyang kinalagyan. Nakuha niyo. Kahit maghanap ka na ng posisyon, pero pag nilagay ka dyan, wala kang dangal, sisirain mo yung posisyon. Pero kung ang isang tao ay marangal, ilagay mo siya sa kahit na pangit na lugar, yung pangit na lugar na yon ay magniningning dahil sa tao. Well, yun po makita natin.
Kasi po, yun nga, maraming mga tao kasi nagkukuvet sila ng posisyon, nagkukuvet sila ng magandang kalagayan. Pero wala po doon. Nasa taong ilalagay mo doon. Yung misaya, kahit na ipinanganak siya sa pasabsaban, kaya nga, just imagine, yung mga Christmas decor natin, bakit dinedecorate natin yun? No? Bakit yung pasabsaban ang dinedecorate? No? Di ba mas maganda yung hotel? Diba? Bakit yun? Okay, palagay mo pag akong pinanganak doon, didisplay niya, palagay ko hindi. You know? No. Pero yun, dinidisplay ngayon, binibili, napakamahal nga yan eh. Pero makita mo lang, yung mga hayop lang makita mo, dayami, tapos nandun yung ano, tapos binibili. Huh? Eh, di ba mas gandang bilhin yung palasyo, yung pang-decorate? Ang ganda siguro ng Pasko, no? Yung decorate. Pero hindi ganun eh. Pero yun nga po, wala po sa lugar. Nasa kung sino ang nakatira doon sa lugar. Kahit nabigyan ka ng magandang posisyon, pero wala ka namang dangal sa posisyon yung sisirain mo lang yon. That is leadership. This is a fact of life. Now, to confirm all these things, na ito pong sinabi tungkol sa batang ito para po ma-confirm ang lahat ng sinabi ng anghel sa kanya, ng angel doon po sa mga shepherds, once again, heaven invaded earth. Para patunayan na ito pong mga sinabi ng anghel tungkol sa bata ay totoo, once again, ang langit po, okay, invaded earth. Ano po nangyari? Verse 13, Suddenly, a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, "Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom His favor rests." Nagpakita po ang napakaraming anghel, army, mula po sa langit. Sila po ang parang nagdala doon sa Messiah. Hinatid. Okay? Hinatid. Para patunayan na yung pong sinabi ng anghel tungkol sa bata ay totoo. Nagpakita po ang napakaraming anghel, it's a great company of heavenly hosts, ito po yung mga army, mga heavenly armies, angel armies, na nagpakita. Now, gusto kong bigyan ng salit, pansin yung suddenly. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, pag ang heaven po ay in-invade niya ang earth, hindi po ayon sa timing na gusto natin. God will just come out. Pag ang Diyos po gusto niyang i-invade ang earth, hindi siya hihingi ng permiso sa atin. He will just come suddenly. Basta-basta darating siya. Kahit na hindi natin gusto yung timing. Natutulog yung mga shepherd eh. Palagay ko. Okay? Suddenly. Ganyan po ang Diyos. Sa buhay po natin dito sa lupa, pag gusto pong gumawa ng Diyos, dito sa lupa, meron siyang ituturo sa atin, meron siyang gagawin sa ating buhay, He will just come suddenly. Okay? Hindi po siya hihingi ng pahintulot sa atin, pwede ba akong istorboin kita? Hindi. He will just come suddenly. Okay, sa Bible, marami pong halimbawa niya. Halimbawa, si Nebuchadnezzar, nalang si Nebuchadnezzar. Sabi ng Diyos sa kanya, masyado kang mataas. Darating ang panahon, ibababa kita. Magiging tulad ka ng sanghayop. Now, after 1 year, si Nebuchadnezzar po ay kinukongratulate niya yung kanyang sarili. Nandun po siya sa harap, sa taas po ng kanyang palasyo, kinukongratulate lang sarili. And then suddenly, dumating po ang isang angel at siya po ay ginawang kaisip ng hayop. Suddenly. Okay? Si Herodes, makita niyo po sa Acts of the Apostles, habang nagtatalumpati po siya sa mga tao, dahil si Herodes po ay pinagpapatay niya at pinipersecute niya yung mga Christians. Okay, nung pong panahon niya, tapos si Herodes po habang nagtatalumpati po siya sa mga tao, suot po yung kanyang magagarang mga kingly robes, habang nagtatalumpati siya, inatake po siya sa puso. Yata, parang ganun, ano? At siya po ay
namatay at that time. Suddenly. No? Tayo po, habang ginagawa po natin yung mga mundane, ordinary things, God can easily invade our lives. Habang gumagawa tayo ng ating ginagawa. Kaya makita mo dito, ang tao talagang wala sa kamay niya ang kanyang buhay. Because God can easily come suddenly in his life. Okay? Bakit po ang tao takot sa kamatayan? Kung ang tao po ay hawak niya ang sariling buhay niya, bakit takot siya sa kamatayan? Kasi alam niya, wala sa kanya kanyang buhay. Nasa kamay ng Diyos. Now, isa pa pong sign, special sa batang ito ay yung pong sabi po dito, glory to God in the highest heaven and on earth, peace to those on whom His favor rests. Sino itong batang ito? Well, ito pong batang ipinanganak na ito is the sign of God's favor. Ito po ay sign, yung bata pong ipinanganak, si Jesus, siya po ang sign ng God's favor. Glory to God in the highest, gloria in excelsis Deo sa Latin, and on earth, peace to those on whom His favor rests. Ito pong batang ito ay sign of God's favor. Okay? Through this child po, dahil iaalay po siya para sa mga tao, sa pamagitan po ng batang ito, binibigyan po ng kataas-asang Diyos ang tao na makapanumbalik sa Kanya. Kaya ang batang ito is a sign of God's favor na sa pamagitan po ng Jesus na ito na ipinanganak sa isang pasabsaban, ang Diyos po pinapaboran niya ang tao sa pamagitan ng batang ito, pinapanumbalik ng Diyos ang tao sa kanyang sarili. Okay? Siya po ay ang peace child ng Diyos. Okay? Siya po ang peace child ng Diyos. Pinapanumbalik po ng Diyos ang tao sa kanyang sarili by this child. Meron po akong nabasang kwento regarding this tungkol po sa isang missionary na naglilingkod sa isang lugar sa na yung mga taong pinaglilingkuran niya are man-eaters. Anong English sa ano bang itaan sa man-eaters? Mga cannibals, you know? Mga cannibals po yung pinaglilingkuran niya. Now, gusto niyang i-share yung gospel sa kanila. Pero wala siyang way na para maintindihan. Iniisip niya ano bang paraan para maintindihan nila na si Jesus siya ang binigay ng Diyos para manumbalik ang tao sa kanya. So, nalaman niya doon sa tribe na 'yon, doon sa lugar na 'yon, meron silang tradisyon. Na para po magkasundo ang magkaaway na tribo, ganito ang ginagawa nila. Yung isang tribo po, para makipagkasundo sa kalaban niyang tribo, kukuha siya ng bagong bata mula sa kanyang tribo at ibibigay niya doon sa tribong gusto niyang makipagkasundo siya. Ngayon, para ipakita po nung bibigay niyang tribo na nakipagkasundo niya, kukunin niya yung bata. At habang gusto niyang makipagkasundo doon sa tribong yun, palalakihin niya yung bata. Okay? Yun ang peace child. Okay? Yun ang peace child. At ang ibig sabihin, pag pinalaki niya yung batang yun, kasundo sila. At doon nakita ng missionary, yun ang gagawin niyang paraan. Okay? Na para po ipaliwanag na si Jesus ang ibinibigay ng Diyos na peace child sa pamagitan ni Jesus, nakikipagkasundo ang Diyos sa tao. Okay? Kasi doon sa tribo, pag tinanggap po yung bata, pinalaki mo yon, ibig sabihin, nagkakasundo na kayo. Now, that is Jesus. That Jesus is the peace child of God. He is the sign that God is reconciling man to Himself. At sa pamagitan nito, He is the sign of God's favor. Just imagine, tayo na po ang nagkasala sa Diyos. Tayo na ang lumayo. Narito ang Diyos, ibinibigay niya yung kanyang kaisa-isang anak para ibalik tayo sa kanyang sarili. Hindi ba favor yan? It's a favor. Kaya ang sabi ng Bible, okay, sabi po, on earth, peace to those on whom His favor rests.
Ang ibig pong sabihin niyan, pwede na po tayong pumanatag ang ating mga puso, ang ating mga kalooban sa harapan ng Diyos. Kung ating tatanggapin itong mesayang ito. Okay? Pwede na po tayong pumanatag ang ating mga kalooban. Mga talata po gusto kong basahin. Pinapalumbalik ng Diyos ang mga tao sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo. At hindi binibilang na laban sa kanila ang kanilang mga kasalanan. Pinapanumbalik po ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo yung mga tao. Tapos sabi po sa Ephesians, "But now in Christ Jesus, you who once were far away have been brought near by the blood of Christ. For He Himself is our peace." Sa Romans naman, kaya ngayong itinuring na tayong matuwid dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo, mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. We have peace with God. Okay? Kaibigan na po tayo ng Diyos ngayon. Kung tatanggapin natin ang tagapagligtas niya, hindi na tayo kaaway ng Diyos. Kaya nga po, yung mga angel armies, they praise God for His greatness. Pinuri po ng mga anghel yung kadakilaan ng Diyos. Dahil sa pamagitan po ni Kristo na ipamalas ng Diyos yung kanyang kadakilaan sa mga tao. Na ang tao po ay mahalaga sa Diyos. Mahal ng Diyos ang sanlibutan. Kaya yung mga angel, pinapurihan po nila ang Diyos because of His greatness. Now, my appeal, tinanggap mo na ba si Jesus sa buhay mo? Tinanggap mo na ba ang peace child ng Diyos sa buhay mo? Okay. Inialo ka ng Diyos na manumbalik ka sa Kanya at ito ay sa pamagitan ng pagtanggap mo sa Kanyang peace child. Now, in transition, going to my third point. Dito po makita natin ang Diyos po nag-intrude siya doon po sa man's routine activities. Nakita natin to through Caesar Augustus, through his edict. Ang Diyos po tinupad niya ang kanyang pangako regarding ang Messiah through the shepherds. Ipinaalam ng Diyos kung sino po itong Messiah ito. And then meron pang kabanghamang gawain ng Diyos. Ito po yung pangatlo. And I will be fast. I'm running out of time. God uses the outcast to proclaim the good news. When heaven invades earth, God uses the outcast to proclaim the good news. Tulad po ng sinabi ko sa inyo, the shepherds were considered outcast, pero they were sent out by God to tell the good news about this child. Why them? Bakit po sila? Well, because at this time they have been transformed. Na-transform na po sila dahil sa kanilang nakita at narinig. Doon po sa mga angel. Kaya sila po ay nagmadali pong pinuntahan. Ito pong sinabi ng angel sa kanila. Kaya po sabi diyan, so they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. When they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child. And all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. So sila po ang ginamit ng Diyos. Okay? Now, dalawang bagay po ang mahalaga tungkol po sa good news. Una, sapat na po dapat ang patutuo ng mga nakakita para maniwala po tayo sa good news. Hindi na po natin kailangan ang iba pang ebidensya para maniwala tayo sa Messiah. Sapat na po umaasa ang Diyos na sa pamagitan po ng patutuo ng mga shepherds nito na nakita nila yung sanggol at nalaman nila kung anong sinabi ng angel sa kanila regarding the child. Sapat na po yun para maniwala yung mga tao. Yan po ang tunay na pananampalataya. Kasi may mga tao naghahanap pa ng ibang ebidensya. To see is to believe. Pero sa harapan ng Diyos, enough na po yung mga nakakita para paniwalaan po natin ang good news. Okay, pangalawa po dito, ang mga transform po ang mga instrumento ng Diyos to invade earth by heaven. Ang mga transform, yung pong nabago ng Diyos, sila po ang instrumento ng Diyos to invade earth with the gospel of heaven. Yung mga transform.
Kaya po, kahit na po maliit ang tingin niyo sa inyong sarili, alam ho ninyo, if you know the gospel, and you have been transformed by the gospel, kahit na maliit ang tingin mo sa iyong sarili, itinataas ka ng Diyos. Okay? Dahil pinagtitiwalaan ka niya ng isang mabuting balitang makapagliligtas sa maraming tao. Okay? Yung mga transform. Okay? Kaya huwag kang matakot sa mga tao. Dahil dala-dala mo ang isang mabuting balita at sa pamagitan nito, itinaas ka ng Diyos. Kahit na maliit ang tingin ng mga tao sa iyo, tinaas ka ng Diyos. Tulad ng mga shepherds. Dahil when God invades earth, when heaven invades earth, He sends the transformed outcasts. The way, yan po ang huwag po tayong matakot. Now, ang challenge ko po sa inyo ay ito. Are you happy in the coming of the Messiah or are you threatened? Ito yung sinasabi ko po sa inyo kanina na pag gumawa po ang Diyos, yung mga matutuwid ay natutuwa. Pero yung pong mga ayaw magsisi, sila po ang nalulungkot at natatakot. They are threatened. Okay? Kasi nga po, ganun po ang Diyos. At isa po, depende po yan. Yung pagiging masaya ka o natatakot, depende po yan kung paano nabubuhay ang tao sa ngayon. Ang mensahe po tungkol sa mabuting balita, tungkol kay Kristo, isa'y mabuting balita. Pero iba po ang dating niya sa tao. Doon sa mga matutuwid, naghahanap ng kaligtasan, ito po ay ikatutuwa nila. Pero doon sa mga ayaw magsisi, ayaw nilang iwan ang kanilang kasalanan, yun po ay threat. Yun po ay banta sa kanila. Kasi po, it spells judgment. It spells judgment. Kaya ang tanong ko, kayo po ba ay masaya for the coming of the Messiah? Are you happy or are you threatened? Depende po yan kung paano nabubuhay ang isang tao. Sabi po sa John 3, kinasusukluman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Are you happy? Are you happy for the coming of the Messiah? Now, just one point na lang po. Alam mo ba ninyo, madalas po ang Diyos, He is invading our life by sending someone in your life. Alam mo ba ninyo, na ang Diyos po, ini-invade niya ang buhay ng isang tao by sending someone in your life? Halimbawa, ang isang tao po ay nalalayo ng landas. Maaaring ang Diyos po, magpapadala siya ng isang tao para ituwid ang buhay ng taong yun. Ang ibig sabihin, God is invading the life of that person. Heaven invading earth. Okay? Ang isang tao nalalayo ng landas, magpapadala ang Diyos ng isang taong magtutuwid ng kanyang landas. Kaya po yung mga tao yan, kailangan nating tanggapin as from the Lord. And for my challenge, ito po, conclusion po pala ito. Heaven will always invade earth, for this is God's world. God loves this world and He will not allow evil to rule this world. And God will always invade earth when He needs to. Okay? At alam po natin, the greatest invasion of God is when He sent the Messiah, Jesus. Yan po ang greatest invasion of God sa earth. Pero there is another invasion, yung pong second coming of Christ. Christ will come again, and God will invade the world when Jesus Christ comes again. And when that time comes, sabi po ng Bible, the kingdoms of this world will become the kingdoms of the Lord and our God. Ngayon, ang tanong, will you be ready? Will you be happy? Kasi nga po, whether you believe it or not, it will happen. Whether you are ready or not, it will happen. Now, I pray po, tayong mga nasa Panginoon, we will be ready always. Okay? And we will not be threatened tungpo sa kanyang pagdating. Kaya at this time, let's be reconciled with God. Yan po ang ibig sabihin ng Pasko.
Let us be reconciled with God. Kaya niya ibinigay ang tagapagligtas para po manumbalik tayo sa Kanya. Away, tanggapin po natin ang mensahe ng Diyos. Let us pray. Aming Amang Diyos, nagpapasalamat po kami sa iyo dahil you do not allow earth to go on its own. Earth is part of your kingdom. And you will not give earth to evil men. At pag kailangan po ninyong mag-invade earth, you come suddenly without asking any permission from anyone, even the rulers of this earth. At yan po ang nakita namin sa pandemyang ito. At isang invasion po ninyo, greatest invasion po ninyo ay ang pagpapadala po ninyo ng Mesaya, ang anak ng Diyos, sinagkatawang tao. Nawa o Diyos, tanggapin namin ng buong puso ang inyong invasion nito. Kasi we want you to work in our lives. At salamat din po sa mga taong dinadala ninyo sa aming mga buhay para ituwid kami at dalhin po kami sa tuwid na daan. Aming Ama, we bless you. And I pray for everyone po na maging handa po ang aming mga puso, buong puso naming tanggapin ang iyong mga pagkilos. Naway hindi kami ma-threaten, hindi kami matakot. Pagkus, matuwa po kami dahil ikinatutuwa po namin lagi ang iyong mga ginagawa din sa lupa. Marami pong salamat sa inyo, Diyos. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Pagpalain po kayo ng Diyos at ingatan po tayo sa ating mga buhay. God bless you po. Born unto us this day, a Savior, gifted from heaven to a manger, the hope of the world, a light for all mankind, and all of the earth rejoice, it's Christmas time. So we sing. So lift up your voice and sing out His praise. It's Christmas, born is the King, rejoice in the day. It's Christmas, make a joyful sound. It's Christmas, let His grace resound. It's Christmas. Goodwill to all the earth and peace divine. The earth rejoice, it's Christmas time, it's Christmas time. So lift up your voice and sing out His praise. It's Christmas, born is the King, rejoice in the day. It's Christmas, make a joyful sound. It's Christmas, let His grace resound. It's Christmas, so lift up your voice and sing out His praise. It's Christmas, what is the King, rejoice in the day. It's Christmas, make a joyful sound. It's Christmas, let His praise resound. It's Christmas, do-do-do-do-do-do, 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 do-do-do-do-do-do. It's Christmas.